kasama po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga webinar na ito o online platform, Panginoon, ay makapag-aral kami, Panginoon, discipleship sa aming pastor, Panginoon Diyos. Dalangin namin na kayo ang siyang tunay na kumilos sa buong oras na aming pag-aaral. Yung bawat salita mo ang siyang tunay na magbago sa aming buhay. Panginoon, salamat po at sa inyo namin pagkakatiwala ang buong oras na ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. Amen. 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 Okay, for tonight, kita nyo naman siguro sa PowerPoint yung ating pagiging topic. Kita po natin for tonight. At ito ay ang prophecy. First, tanong muna ako. Welcome si Ami. Gemma. Tanong ko sa'yo, Gemma. What is prophecy? Ano ba ang prophecy? Anong pagkaunawa mo sa prophecy? Pahayag na mula sa Diyos sa mga bagay na narating sa hinaharap. Okay. Sister Helen, ano kaya ang prophecy para sa inyo? Sir Helen. Yung din pong katulad naman sinabi ni Sister Gemma, yung mga pahayag po, yung mga parang mga hula para sa hinaharap din po. Okay. Tapa. Si Tito Libas. Dai. Unsa man para sa imo ang prophecy? Sa pahayagan po sa hinaharap. Kasama mo ba si Ariel, Dai? Wala, nasaan po siya, hindi mo sa tabahulot. Pinagawa sila doon. Okay. Sunod na question. Paano ba nagpa-function ang prophecy? How does it function? Si Rem. Rem. Ay, talaga. Dito pa. Andiyan pa si Rem. Oh. Paano na pa-function ang prophecy? Paano siya nag-o-operate? Kapag ka-anointed ka po ng Holy Spirit, tas once na ni-speak out mo po siya. Wala nang dagdag? Wala na po. Kayo, Chris, ano naman sa'yo ang function ng prophecy. Ano po? Gabay natin kung ano yung mga dapat natin. Ano tawag doon? Mga dapat natin sundin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tama ba? Yung kung paano siya gumagana? Paano siya nagpa-function? Paano siya gumagana? Paano siya nag-o-operate? Apo, yun. Sa buhay po natin, nag-function siya kung paano tayo dalhin, kung mag-guide natin patungo dun sa goal na sinet ng Lord para sa mga anak niya. Okay. Isa na lang, si Kaoming. Kaoming? Yes, ako. Kaoming po. Kaoming. Paano po-operate ang gift, ang prophecy? Pag ano po, Pastor, pag halimbawa yung mga pinahayag po nila nung mga nakaraang panahon, bago ngayon po natin napapatunayan na nagkakaroon po ng epekto sa buhay natin at saka yung pangyayari, nakikita po natin na sa mga nagaganap po yung kanilang mga pinahayag noon, doon po na yung pagpapansin po niya ay talagang
na nakikita po natin, doon po siya nakakatulong po sa mga binigay nilang pahayag noon ay nangyayari po sa ngayon. Yun lang po. Okay. Isang question pa. Ano ang significance ng prophecy? Ano ba ang significance ng prophecy? Pwede mong sagutin yan sa pamamagitan sa in your life or di ba in the church or in the community or the nation. Pero Rose, anong significance ng prophecy? Para sa akin po, mahalaga significance, kahalagahan nun ay magkakaroon ng direction yung isang bansa, kumaging yung isang tao sa kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Okay, dalawa pa. Dali, diyan ko pala dapat isinagot yung kanina. Okay lang, right lang yan. Thank you po. Si Ami, Ami. Ano significance ng prophecy? BJ muna si BJ. Si BJ, ano significance ng prophecy? BJ. Significance ng prophecy sa buhay mo o sa simbahan o sa isang bansa? Katay. Hello. Okay. Maliwanag. Significance Halimbawa na lang tayo sa buhay ko. Parang ano siya tayo, parang gaya nung isang na parang school of prophecy sa may living water. Parang ano siya, parang affirmation sa akin, saka confirmation. Lalo na yung sa pagdating sa calling. Okay. Parang reaffirm lang yun. Isa pa. Isa pa. Christy. Ang prophecy. Para po sa yan po ay since gabay po siya, so We are directed in proper fast. And then dahil doon ay may enlightenment para sa atin at tayo ay nasa tamang lakad. At dahil sa tamang lakad ay nasusunod natin ang makalooban ng Panginoon. Good. Eh, kaya ko na ano, kaya ko na pili ang topic na ito. Kasi mula nung 2020, last year, ang dami nating mga naririnig na prophecies, lalo na nung pumasok yung pandemic, ang dami mga prophecies about the pandemic, tapos flashback tayo noong 2016, yung pagkapanalo ng Trump. Ano yun? 2016, nung nanalo si Trump, marami nagsasabi na na-prophesy daw na yun. Tapos,
Yung feedback, Sister Christine, yung mic. Wala pa? Oo. Kasi yung December, hindi natin nabayaran, no? Oo. Oh. December? Mm. Bakit? December 2022. Sabi mo, October, November na pinin. Sister Helen, feedback ng iyong microphone, yung mic. Ganon? Pakitinig mo na sa kanila. Yan. Okay, so, kaya ko na-topic na to kasi na sunod-sunod, ang dami ng mga prophecies na ating naririnig. Iba't ibang mga prophecies. Lalo na itong ano, lalo na itong pumasok itong election sa US, iba't ibang mga prophecy pumasok kaya. As kung pansinin ninyo, kasi ako, nung tinignan ko yung mga prophets, mga kilala, hindi kilala ng mga prophets, lahat sila nagkakaisa na mananalo sa isang second term si Donald Trump. Okay? Kasi nung pinuklama ng, no, ng US Congress. Yeah, ma. Sinong pinuklama ng US Congress? Si, ano, diba? Ito si Biden. Oh. So, anong nangyari doon sa nagkakaikang prophecy ng mga prophets? Pero hindi pa naka ano, hindi pa nakaupo. Wala pang inauguration na nangyayari. Okay, proclaimed na. Okay, ang kinikilala na ng mundo ay si Biden na. Kaya ang tawag kay Biden, President-elect. At saka ano, si Francis Pope ngayon talagang nagsalita, kailangan lahat mabaksin na. Iba ang hindi naman related sa topic natin yan. Hindi, kaya ko lang binanggit yan. Kasi parang may ano rin yun sa ano, sa propesya, yung siya mismo gusto niya lahat mag-vaccine ang tao, parang mayroon akong nasisense doon sa sinabi ni Francis Pope na yun. Maglaan mo siya at alam mo naman. Okay? So, medyo ano, medyo dapat tingnan natin mabuti. Ano ba talaga ang prophecy? Kasi ito, halos lahat ng mga prophets, ito sinasabi, pero ang nakita natin result, as of today, result, ay hindi naman nangyari. Okay? Although sinasabi na na-elect naman talaga si Trump, pero siya ay sa marami, dinaya. So, tanda natin, ang Diyos ay sovereign over all. Kung nangyari yun siya na daya, eh, ibig sabihin, inalaw ni Lord yun. So, if people said, in the first place na nakarinig sila mula sa Diyos at ito yung sabi ng Diyos. Meron pa nga isa, sabi niya eh, ni review ko yung kanyang prophecy. Sabi daw talaga ni Lord sa kanya, Donald Trump will sit for a second term and Biden will not become president. Iwanag eh. Klaro yung sabi niya eh. Eh, no, hindi ang punto ko dito is not para sabihin na mali sila, false prophet sila, o hindi naman, mayroon tayong bibigay na allowance. Hindi ganun. Ang gusto ko lang mangyari sa atin ngayon, maunawaan natin ano ba talaga ang prophecy. Para maunawaan man natin kung saan nagmumula itong mga taong ito. Yung mga nagsasabing prophet sila, yung mga taong nagsasabi na nakarinig ako muna sa Diyos. O mga tao nagsasabi na nanaginip ako. At sa aking panaginip, ito yung sabi ng Diyos. Which is also a form of prophecy.
So, medyo ano tayo, kailangan maliwanag sa atin. So, let's start by defining prophecy. How do we define prophecy? Yun yung unang question natin kanina eh. Ang sabi ng NIV Study Bible, prophecy is the inspired revelation about future events. Yun ang sabi ninyo kanina eh. Inspired revelation about future events. Okay? Yun ang sabi kanina. Halos marami sa inyo nang sabi na kapayagan. Another definition, sa NIV Family Devotional Bible, ang sabi naman doon, it is a message from God. Okay? That a prophet brings to people. Ito ay mensahe ng Diyos na dinadala niya at ipinapahayag niya sa mga tao. Okay? Sa pan-definition, sa Strong's Concordance, sabi ng Strong's Concordance, it is an inspired foretelling. Unahin ko muna yung sa NLT. Yan ang nauna sa PowerPoint. Eh. Sabi ng NLT, it is the spoken or the written word of God. It is the spoken or the written word of God. Ito yung ipinapahayag or ang nakasulat na word of God. In that effect, the Bible is prophecy. Nakuha niyo ibig sabihin? The Bible is prophecy because it is the written word of God. The spoken word of God. Kapag ang word of God ay binobroadcast mo, ipinapahayag mo, you use the Bible, the passages of the Bible para magpahayag ka sa mga tao, that is prophecy. Okay? Ang apat, ito yung galing sa Strong's Concordance. Sabi niya, it is the inspired foretelling. Okay? It is the inspired foretelling of event. Ano ba ibig sabihin ng foretelling of event? Meron tayong dalawang salita tungkol sa prophecy na pwede nating gamitin. Yung foretelling or foretelling. Yung isa, F-O-R-T-H. Yung isa, F-O-R-E. Foretelling at saka foretelling. Anong kaibahan nung dalawa, Edward? Anong kaibahan, Edward, nung foretelling at saka yung foretelling? Kaibahan tayo ng foretelling at saka foretelling. Ito ba tayong mangyayari pa lang at saka mangyayari na? Mangyayari pa lang at saka mangyayari na? Okay. Ang foretelling, yung F-O-R-E, ito yung pagpapahayag mo tungkol sa future event. In other words, ang foretelling ay predictive. It predicts future event. Sinasabi niya tungkol sa mga mangyayari. Yun ang F-O-R-E na telling. Foretelling. So, yung mga sinasabi na ma-elect si Donald Trump. O kung kasasabihin naman ng iba na hindi naman makakaupo pagka presidente si Biden. O di ba yung sinasabi ni Sadu na sa 2021 meron pang another pandemic na darating. Those are foretelling. F-O-R-E. Now, ano ngayon ang foretelling?
foretelling, yun yung nasa inyong kaisipan kanina, na about future events. Foretelling kasi is about future events. Now, what about foretelling? Ano ang foretelling? Yung sinabi ni Sadu, na James, ano yung sabi mo, James? Ano daw yung year 2020? Sabi mo, 2020 is ganito, 2021 is ganon. But like, yung sabi ni Sadu, sabi ni Sadu, this coming 2021, may pating pang mas matindi daw na ano na sal kaysa... Okay, ano yan? Ano nga yan? Foretelling na yan. Yung may isa ka pang sinabi. Sabi mo, itong 2020, sabi ba, tama ba yun? Ito yung preparation? Pagkatapos, opo. Opo. 2020, preparation. Oo. 2021, ano yun? Yun yung ano, yung darating yung ano kasi yung darating yung na wala ng vaccine, okay. Walang gamba. Meron ka pang sinabi. Ano yun? Ano yun, Je? Sanctification. Sabi sa'yo yun? Sanctification. Ang 2021 is sanctification. So? Tapos yung 2022 daw ay visitation. Okay, so ano yan? Foretelling ba yan o foretelling? Foretelling tayo. Kasi di ba kasama rin siya sa edification yung foretelling? Hindi. Foretelling, edification. Ang edification ba o sanctification? Alin ba ang edification yung 2020? Basta 2020 is the year of preparation, 2021 is the year of sanctification, and 2022 is the year of God's visitation. So nung sinabi niya na 2021 ay sanctification, that is not foretelling. Kasi hindi yun predictive. Yun ay tawag sa ganyan, it is consoling or corrective. It is comforting. Kasi, alam natin na haharap tayo sa 2021 na meron tayong haharapin ng malaking problema. Yun din ang sabi ng ni Sadu, na meron tayong malaking problema ang haharapin. Pero, what is comforting is that itong lahat ng mga pangyayari nito ay paglilinis pala ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Yun yung sinasabi mo, Lord, na it is now edifying. Ang foretelling kasi, F-O-R-T-H, yun yung word of God applied to your circumstances. Kaya you are edified, you are comforted, okay? You are encouraged. Kasi, hindi siya nagsasabi tungkol sa future events. Pero ang sinasabi niya ay tungkol sa kalagayan mo. Okay? Halimbawa, yung isang kakilala ko, ang sabi niya doon sa katabi niya sa bus, sabi niya, ala, ineng, sabi ng Diyos, sabihin ko daw sa'yo, baguhin mo yung buhay mo kasi nasa buhay na makasalanan ka. Nasa lifestyle of sin ka ngayon. Yun ay foretelling. Hindi yun foretelling. Hindi naghuhula yun eh. Okay? So sana maliwanag sa atin. Ang foretelling saka foretelling. Dalawa kasi ang function ng prophecy. Ang function ng prophecy is to foretell at saka foretell. Maliwanag ba sa parte niyan? Kasi, tama nga ito yung matinay. Ha? Yung sasabihin pa lang. Yung lang sabihin mo na. Yung kanina sa ko na. Sasabihin mo nga, ang prophecy kasi is broadcasting the word of God na binigay sa'yo.
May sinabi sa yung salita ang Diyos, kaya ipapahayag mo. Pwede rin para sa sarili mo yon, kaya ipapahayag mo pa rin yon, pero para sa iyong sarili. So, the prophecy is revealing or broadcasting the Word of God. And it does not always mean na ito ay paghuhula ng future events. Kasi nga, to foretell. Sabihin, pag nag-foretell ka ng event, para sa ano yun eh, para doon sa pinagsasabihan yun eh. Halimbawa, yung isang simbahan, yung sinabi ni Pablo sa simbahan ng ano, ng kwento na iwanan yun na ang fornication. That is foretelling. Kaya yung sinabi niya doon sa Thessalonians na darating ng Panginoon sa isang igla, sa huling trumpeta, yun ay foretelling. Okay? So huwag lang tayong mag-rely doon sa hula tungkol sa future. Kasi mayroong prophecy na hindi nang huhula. Yung iba sa atin, kumo hindi naghuhula, kinukonsider na natin na hindi prophecy. And yet, mas importante ang foretelling kaysa foretelling. Kasi corrective ang foretelling eh. Bawa sasabihin ng prophet sa'yo, alam nyo kayong mag-asawa, mayroon kayong malaking problema ngayon, at sinasabi ng Panginoon na dapat ito ang gagawin ninyo. That is corrective. Hindi naghuhula yun ng future event, pero that is still the Word of God. That is still prophecy. Kaya tandaan natin, prophecy is the spoken or the written Word of God. Okay? Kaya gusto ko maliwanag itong parting ito sa ating lahat. Maliwanag ba, Gemma? Ay. Oje. Kaya ibig sabihin, yung foretelling at saka foretelling, the same prophecy. They are all prophecy. Ah. Okay. In fact, ito nga eh. In fact, ang ikaw ay magpipreach sa pulpito, you are functioning as a prophet. Kasi you are broadcasting the Word of God eh. That is prophecy. Kaya pansinin nyo minsan, may mga sinasabi yung speaker, wala sa notes, inano na yun ng Espiritu Santo para ma-inject yung katotohan, yung truth na yun, yung katotohanan na yun para sa kongregasyon. Maaring para ma-encourage ang kongregasyon, maaring para na-rebuke ang kongregasyon, para makorek ang kongregasyon. Okay? Pag nag-speak ka ng Word of God, you are prophesizing. Yun ang talagang konteksto ng prophecy. Yun ang konteksto ng prophecy. Hindi lang yung maghuhula ng mangyayari in the future o bukas o mamaya. Hindi lang yun. That's prophecy also. Pero hindi lang yan. Hindi lang yan. Okay? So I want that clear sa ating lahat. I want that clear sa ating lahat. Okay, next. Next, next PowerPoint. Characteristic of prophecy. Yan. Na-intro na tayo nung foretelling saka foretelling. Characteristic of prophecy. Una. Sa Isaiah chapter 41. Okay? Verse 22 and 23. At saka sa Revelation 22, verse 18 and 19. Marahin nyo na lang yan on your own time. Okay? Prophecy
ang isang katangian ng prophecy is that it is given by God. Ito'y nagmumula sa Diyos. At dahil nagmumula sa Diyos, hindi dapat baguhin ng tao. Kaya yung Revelation 22, naglagay doon ng parang curse kapag binawasan mo o dagdagan mo ang salita ng Diyos. Okay? Ang originator ng word ay ang Diyos. Kaya nga, madalas ang isang prophet, sasabihin niya, sinabi ng Diyos sa akin, God told me, tell my people. Yan. It originates from God. So maraming mga tao, sinasabi din, ang medyo may problema tayo kapag sinasabi, nanaginip ako, ganito yung panaginip ko. Okay? Tapos tatanungin ka, Pastor, anong kahulugan ng panaginip ko? Any comment tungkol dyan? Any comment tungkol dyan? May nadagdag na sa atin? Sino nadagdag sa atin? Ah, si Ann. Si Ann, nadagdag. Bakit nawala si Gemma? Opo, na-out po. Ano yun? Wala po siya na wala. Ano yan? Okay. Galing sa Diyos ang prophecy. Kaya nga, minsan ako ay nagkakaroon ng problema pag sinabing ito yung panaginip ko kagabi. Okay? Ano ibig sabihin? Kasi ganito kasi ang punto diyan. Kung nangungusap ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng panaginip, dapat maliwanag sa iyo kung anong sinasabi ng Diyos sa iyo. Iba kasi yung kagaya ni Daniel. Now, ang mga pastor, hindi naman mga Daniel na marunong mag-interpret ng dreams. Gift din yan ng Holy Spirit, yung interpretation of dreams. Pero most of the pastor, hindi naman sila interpreter ng dreams. Tapos tanungin ka, anong kahulugan, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Ang sagot ko dyan ganito, most of the time, sabi ko, ikaw yung nanaginip, ikaw ang kinausap ng Diyos kung yan ay tingin mo galing sa Diyos. Otherwise, kasama lang yan sa pagtulog mo. Ang dami-dami kasi, naku po, ang dami-daming nagpapa-interpret ng dreams. Dapat, ikaw na naginip, alam mo kung nangungusap ba sa'yo yan o hindi. Okay? Eh kung talagang hindi mo maunawaan, okay? May sinabi talaga ang Diyos sa'yo sa, doon sa panaginip, maliwanag naman sa'yo kung ano sinasabi, pero hindi mo maunawaan kung ano ibig sabihin ng saka mo i-consulta ngayon sa iyong leader. Pero ikaw, may sinabi na ang Diyos sa'yo. Okay? Next characteristic. Luke chapter 24, 26, 27, and 44. Okay? Ito yung, kasi kanina yun din ang ginawa kong devotion eh. Kanina yung tungkol sa prophecy. Isa doon sa aking test, ginawang test para masabi natin na galing sa Diyos itong prophecy na ito, ay itong sinasabi sa Luke 24. Ang kwento dito, ito yung si Kristo, yung dalawang disciples ay naglalakad papunta sa bayan ng Emmaus, Cavite. At biglang lumitaw sa kanilang daan si Kristo at nakilakad sa kanila. Okay? Para ipinaliwanag ni Kristo kung ano yung mga nangyayari nung araw na yon. Kasi litong-lito yung dalawang disciples.
Ano sinasabi ng passage na to? Okay? Prophecies must be centered on Christ. Christ-centered ang prophecy. Halimbawa, gamitin ko example ngayon yung nabanggit ko kanina. Yung mga prophecy na si Donald Trump ay ma-elect for a second term. Okay? Papasa ba yan dito sa pangalawang characteristic? Ano sa tingin mo, sinong tatanungin ko? Sinong tatanungin ko? Tika-tika. Si Ami? Ami? No po. Ami, yun bang kasi sabi natin, ang prophecy dapat Christ-centered, God-centered. Ay yung prophecy tungkol kay Donald Trump na manalo siya ng second term. Is that Christ-centered? Siguro po, tay, kasi po na, di po kasi ako nanonood ng balita at nakapakinig, pero may ano po ako na, before po sila mag-start sa White Palace, nag-worship po sila. Okay? Pero, what about yung prophecy mismo? Sinasabi mo kasi yung person, the person Donald Trump. Pero yung prophecy na manalo siya uli, Christ-centered ba yun? God-centered ba yun? Hindi ko po ato. Okay na, sinong call a friend ka nga? Call a friend ka nga? Kuya BJ! O BJ, ikaw daw call a friend eh. Okay. Call a friend daw eh. Friend daw tayo, friend. Ano? Anong sagot mo sa question? Yung prophecy kasi tayo, hindi ko mismo na nabasa ko, narinig. Pero kung pagbabasayan ko yung ano, yung yun nga, yung issue na yan. Prediction lang din eh. Ah? Prediction lang? Prediction lang. It is a prediction na it is a prophecy about a future event. Okay? It's a prophecy about a future event. Pero ang tanong ko, Christ-centered ba siya? Is it Christ-centered? Pastor, excuse po. Sabi, kanina po may nabanggit kayo na ito po ay dapat ganitin ng tao. Simple ito ay Christ-centered, kaya lang hindi ginanap ng tao. Tingin mo Christ-centered yung prophecy na yun? Kasi po, based on what you had said earlier, hindi po ang aking pinagbasihan. Anong sabi ko kanina? Sige, ano mo? Natatandaan ko po, ang sabi ko ay, may nabanggit kayong salita na kinakailangan ay gawin. Yung gawin ng tao, yun. Pero, hindi nagawa ng tao. O sige, anuhin ko na. Ano pa rin siya? God-centered pa rin siya. Kasi, yung sinabi na ito si Donald ay magkakaroon ng ma-elect ng second term ay kasama sa plano ng Diyos para sa Amerika. In other words, ginagamit niyang instrument si Donald Trump para ma-implement ang kanyang plano para sa Amerika. Narinig niyo ba yung term na draining the swamp? Sino nakarinig ng term na draining the swamp? Sino nakarinig? Yung pamilya sa term na to drain the swamp? Ikaw, Rose, narinig mo na ba yung term na yan? Rose? Parang narinig ko, kaya lang hindi ko siya naintindihan talaga kung anong ibig sabihin. Para bang, ano, pag swab kasi, parang ubusin mo yung tubig doon sa ano, sa sapa, or sa ano. Imposible naman natang maubos ang tubig sa sapa. Hindi ko alam kung ano ang meaning talaga. Ang mga swamp nila kasi ay puno ng mga ano po yun?
baga tayo sa political adventay, parang nakaano siya doon sa political term ng mga ano, ng mga politiko. Well, siyempre, lahat naman yan. Political naman lahat yan, di ba? Ang green... Pinababa yung ano, yung alang populasyon? Ganito yon. Ang swamp kasi sa kanila ay punong-puno ng ibang klaseng hayop. May mga ahas dyan, may mga buaya, yung tawag nila alligator. Lahat mga masasamang hayop, yung talagang nakakasama sa tao din. In other words, when you drain the swamp, ang sinasabi nila dyan ay i-expose yung mga masasamang hayop. In other words, i-expose yung mga anomalya, yung mga nakatabong mga anti-God, anti-Christian, na nasa gobyerno. Kasi papansin ninyo, ang government of the US, yung tinatawag nilang the establishment, ay ang dami ng ginagawang mga batas na laban sa salita ng Diyos. Napansin nyo ba yun? Nilegalize yung same-sex marriage. Nilegalize ang abortion. Which are all in violation with the word of God. Ngayon nga, ay pwede na yung polyamorous marriage. In other words, hindi lang dalawang tao. Tatlo o apat na tao pwedeng mag-asawa. Tatlo o apat na tao. Maring tatlong lalaki, isang babae, dalawang lalaki, dalawang babae, o tatlong babae, isang lalaki. Tawag doon, polyamorous marriage. Sa isang state, sa isang court, sa isang county, ni-recognize na yan. So, sabi nila, magsusunuran na naman ang ibang mga county, ibang mga state. So, ngayon, mas worse pa ngayon. Iyan yung pinopromote kasi nitong mga bagong elite. Ang pinopromote nila is kahit kapapanganak pa lang ng bata, ay pwedeng mag-decide yung ina na patayin. So, ang tawag doon, post-birth abortion. So, ito yung sinasabi na ginagamit ni Lord si Donald Trump to drain the swamp para lahat yan ay ma-expose. At dahil ma-expose na sila, ang mga tao ay magagalit at sila ay palalayasin na. At maaaring mayroon pang isa pang na-expose eh. May isa pang na-expose yung mga political dealings with China. May mga politician pala sa kanila na nakikipag-alyansa na sa China. Kaya nga pala yung sinasabing software na ginamit sa election, ang mga servers ay nasa iba't ibang bansa. Mas maraming bansa na mayroon ng mga political bargaining. Ganun ang nangyayari. Okay? So, it is still God-centered. Kasi yung plano ng Diyos pa rin ang sinusunod pala noon. So, maaaring dahil nga ngayon na-expose na lahat yan. Kaya nga ang Facebook, yung mga tao na nag-expose ng mga yan, lahat sila ay tinake down na ng Facebook. Pinagsasara na yung mga accounts nila para hindi mabulgar. Ma-imagine mo, President ng United States suspended for life sa Facebook at saka sa Twitter. Saan nga makakita ang ganun? President for life must suspend. Gawin mo kay Duterte yan pag hindi ikaw ang pinasarado ni Duterte. Yung President ng US, banned na for life sa Facebook at saka sa Twitter. Bakit? Kasi dahil kay Donald Trump, na-expose ang kanilang mga hindi man nang ginagawa. So that is draining the Trump. My purpose
yung persona ni Trump doon sa plano ng Diyos. Kasi nga yung slide, yung downward slide ng US to ano, to chaos yung complete rebellion to God ay kailangan matigil. So, ang prophecy ngayon na lumalabas sa Amerika ay hindi lang foretelling, kung hindi foretelling, kasi lumalabas na rin yung mga salita na ang mga kayong mga Kristiyano sa Amerika, kailangan talagang manalangin na kayo, nais ng Diyos na magkakaisa kayo sa panalangin, nais ng Diyos na magkakaisa din kayo sa bilang mga Kristiyano, bilang kanyang mga anak, para labanan, magkakaisa ninyong labanan itong mga kasamaan na ito. Parang tayo mga Pilipino, ganun din sa atin eh, para ma-fulfill yung destiny ng isang nation. So, na, ano na yan, in relation doon sa significance ng prophecy pagdating sa isang bansa. Kasi may destiny ang bawat bansa. Kailangang matupad yan ayon sa kalooban ng Diyos. May calling ang bawat bansa. Kailangang matupad yan. Okay? So, where were we? Sa katangian? Nasa katangian pa rin tayo? So, God-centered, Christ-centered ang prophecy. Maaring foretelling or foretelling, lahat sila dapat Christ-centered. Pangatlong katangian. Second Peter. Okay. Second Peter chapter 1:20-21. Anong katangian ang sinasabi ng Diyos? Anong katangian ang sinasabi dito tungkol sa prophecy? Nabanggit na ito kanina. Sabi natin, prophecy comes from God. It comes from the Holy Spirit. Inuudyok ng Holy Spirit yan sa mga anak ng Diyos. Tanong ko, anong sinong tatanungin ko dito? Ann, nandiyan ba si Ann? Nakita ko kanina si Ann eh. Ann? Ann? Nandiyan ka pa ba? Wala si Ann? Nandito ako. Ann. Okay. Ano nga ba yung tanong ko para sa'yo? Okay. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1:20-21, sabi diyan na ang prophecy ay inspired by the Holy Spirit. Okay? So dapat, ano dapat gawin natin? Dahil siya ay inspired ng Holy Spirit. Mas lalo natin siyang i-embrace yung, lalo nating ano, basahin. Eh? Mukhang giniginaw ka dyan, ha? Mag-ginaw. Nasa 3D ka, di ba? Malamig. Okay, talagang mag-ginaw ngayon dito sa atin. Oo nga. Okay. So, mas lalo natin i-embrace yung Word of God. Lalo natin basahin pa. Dapat paniwalaan natin, tanggapin natin, paniwalaan, at i-broadcast. Kasi yun ang purpose ng prophecy eh, i-broadcast, ihayag. So, ihayag natin. Okay? The Word of God must be preached in season or out of season. At dahil siya nga ay inspired ng banal na Espiritu, okay, it is not subject to the interpretation of man. Kaya, ang isang prophecy, kung kailangan man siyang i-interpret, dapat ang interpretation ay magmumula din sa banal na Espiritu. Kaya mahirap yung ano eh, yung minsan may lumapit naman sa akin, sabi sa akin, Pastor, ito yung word na sinabi sa akin ng Panginoon. Eh, binigay siyang passage. So, technically, that is a prophecy. Tapos, sabi niya, anong ibig sabihin ni Lord noon? May problema tayo doon, ha?
Bakit? Para-para din yan kanina sa dreams na sinasabi ko. Kasi nga, sa'yo binigay yung word, okay? Dapat maliwanag din sa'yo kung anong sinasabi ng Panginoon. Sa'yo. Paliba na lang sa ano, ha? Okay. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sa worship service, may mga time na mayroong magsasalita ng prophecy. Nung uso pa yung ating face-to-face talaga, may magsasalita ng prophecy. Kung prophecy yan in tongues, kailangan mayroong mag-i-interpret. Hindi lang yung basta lang magka-tongues, tapos wala namang nag-i-interpret. Kasi, kung walang mag-i-interpret, edi useless yung tongue na yun. Hindi naman siya magbibigay ng edification doon sa makakarinig. Liwanag. Prophecy, kung sa sarili lang nating wika, hindi na kailangan i-interpret yun. Maliwanag naman ang salita ng Diyos eh. Kung gusto mo pa talagang i-interpret, bibigyan ka ng interpretation ng Banal na Espiritu. Kaya yung lumapit sa akin doon, sabi ko sa kanya, ay di bumalik ka sa Diyos, kausapin mo ang Diyos, tanungin mo siya kung anong gusto niyang sabihin sa'yo sa pamamagitan ng passage na yan. Kasi binigay ng Diyos yan sa'yo because of your peculiar circumstances. Hindi ko naman circumstances yan eh. Siyempre, iba kung akong bibigay mo sa akin yan, pa-interpret mo, iba ang interpretation ko kasi iba ang circumstances ko. Maari kasing yung word na yan ay encouragement para sa'yo. Dahil sa circumstansya mo. Hindi ko circumstansya yan eh. That's why I cannot say na ito yung interpretation na yan para sa'yo. Okay? So, prophecy is inspired by the Holy Spirit and is not subject to the personal interpretation of man. The interpretation should also be coming from the Holy Spirit. Okay? Next characteristic, meron pa. Revelation 22:10. Revelation 22:10. Wait. Saan na ba yung Revelation 22:10? Yan ba yung last chapter of the Bible? Tama ba ako? Opo. Is that the last chapter of the Bible? Makibasa mo nga, Edward. Makibasa, Edward. Revelation 22:10. Revelation 22:10. Then he instructed me, do not sell out the prophetic word in this book, for this is near. Okay. Lang tayo. Then lang tayo, di ba? So, ano ibig sabihin? The word of God, prophecy, is always relevant. Kahit isil mo yan, pagdating nung mo na siya ay bubuksan na, it will be relevant. It is always relevant. Makita mo, nasa dulo na ito ng ano eh, ng Bible. Nasa dulo na ng panahon yan eh, Revelation 22. And yet, the Word of God is still relevant. The preaching of the Word of God is still relevant. Relevant pa rin siya. Paggamit, may gamit pa rin siya, may significance pa rin siya. Okay? The last characteristic na ilista ko ay nasa Micah chapter 3 verse 8 at saka sa Isaiah chapter 42 verse 9.
sinasabi niya itong dalawang ano na to, dalawang passage na ito, na ang true prophecy, kasi may fake na prophecy, hindi naman pala talaga nagaling nagmula sa Diyos, ay based, okay? True prophecy is based on divine inspiration. Ito yung sinabi ng 2 Peter kanina. Divine inspiration and foreknowledge. Ano yung foreknowledge? In other words, bibigyan ka ng word ni Lord. Bibigyan ka ng prophecy para sa buhay mo. Kasi yun yung circumstansya mo. Alam ng Diyos. Okay? Now, ang isang propeta, bibigyan din siya ng foreknowledge ng Diyos tungkol sa'yo. Halimbawa, yun yung na-example ko kanina, yung katabi niya sa bus na sinabihan niya na, ineng sabi ng Lord sa'yo, ayusin mo na yung buhay mo. Kasi, nasa lifestyle o sin ka ngayon. So, hindi naman niya kilala yung kanyang katabi. Noon lang sila nagkasabay sa bus. Paano yung nasabi na lifestyle o sin ang buhay noong babae? Kuha nyo? Paano mo sabi? Binigyan siya ng foreknowledge ng Diyos. Binigyan siya ng kaalaman ng Diyos. So, ang prophecy is based on the inspiration of God and a foreknowledge, okay, which is also given by God. So, hindi yung, kung alam mo na yung sirkumstansya ng tao, okay, alam mo na yung sirkumstansya ng tao, alam mo, itong taong ito ay mandukot. Tapos sasabihin mo, sabi ng Diyos, huwag ka na mandukot. Is that prophecy? Yung magsabi sa akin. Is that prophecy? Sinong gustong sumagot? Voluntaryo na. Ano? Pastor, it's imperative. Ano na? Imperative po yun eh, kumain. Para kang nagpapayo dun sa tao, di ba? Mm-hmm. Kapit ang bawa, kapatbahay mo yun, alam mo naman, durukot talaga yun. Kung sasabihin mo, huwag ka na naman mandukot. Pero kung sasabihin mo pa, para maging ano, spiritual ang dating, sabi ng Diyos, huwag ka nang mandukot. Diba? Hindi naman prophecy yun. Kasi, galing sa iyong sarili mo yun eh. Makasasabihin natin, di, o joke ng spirito yun eh. Hindi ganun. Kasi po, may knowledge ka na tungkol sa taong yun. May alam na kasi siya. May alam na siya. Kapitbahay nga niya eh. Kilalang kilala doon sa kanilang lugar na mandurukot niya. Di ba? Saka ano, lalo na kung nasa pagpubliko yun, tapos sasabihin mo, huwag ka na mandukot. Lalong sigurado na ako na hindi yun galing sa Diyos. Bakit? Ay ipapahiya mo yung tao doon sa mga nasa paligid eh. Hindi style ng Diyos ang ganun. Ng Diyos yun. Madalas ang Diyos pag nag-review in the third person eh. Sa isang congregation halimbawa, sasabihin ng prophet, ang mga nangangalunya ay iwasan na ang pangangalunya. Wala siyang sinasabi na si Kapulano, tigilan ninyo yung pangangalunya. Hindi ganun. In the third person yun, ang mga nangangalunya, tigilan ang pangangalunya. Yan ang style ng Diyos na kilala ko. Okay? So ito yung mga katangian. Maraming may mga ibang katangian in the Bible, maraming may mga katangian pa in the Bible, pero hindi na natin naisama dyan. So, punta na tayo doon sa next topic. Yung evidence test. No, para natin ma-evaluate kung false ba o talagang galing sa Diyos yung prophecy
or yung propeta. Okay? Evidence lang ito, mga ebidensya. Mga ebidensya. Una, Jeremiah 28, mahaba ito, verse 1 hanggang 17. Okay? Jeremiah 28, verse 1 hanggang 17. Okay. Mag-notes na lang kayo kasi hindi ko pinalagay yun dyan. Jeremiah 28 verses 1 to 17. Ang tinutukoy ni Jeremiah dyan, non-fulfillment of a prophecy. Kaya nga, very ticklish yung issue ngayon. No? Yung mga propetang nagsabing ma-elect si Donald Trump, na-proclaim na si Biden. Ngayon, alam nyo ba nagkakagulo na ngayon sa US? Kasi nag-aakusahan na ngayon yung mga church leaders. Mayroong mga tinatawag na false prophet. Nagtuturoan na sila eh. Which is not what God wants. O baka naman kaya inalang niya ma-proclaim si Biden para lumabas ito. Para makilala talaga. Sino ba talaga ang may tamang karakter sa mga church leader ng US? Meron na ngayon, nag-aakusahan na. At meron na ngayong blaming. Nakakaroon na siya ng blaming ngayon, mga church leaders. Okay? So, non-fulfillment. Kaya mahirap pang sabihin na yung mga propetang yun ay false prophet. Tingnan natin, only time. Time will tell. Hindi pa sa ngayon. Only time will tell. Hindi man agad-agad masasabi kasi. Second evidence, 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. At saka Jeremiah 20:23, Jeremiah 23, tama 'yung pagkasulat ko, verse 17 to 22. Okay? Doon sa Jeremiah 23, verse 17 to 22, eh mayroon doong isang propeta si Hananiah ba ang tawag doon na nagbibigay ng prophecy na gustong-gustong marinig ng mga tao. Okay? Isa yan sa indication na false ang prophecy. Kasi ang objective ng isang propeta ay ma-please ang Lord, hindi mga tao. Yung binibigay niyang salita, yun ang gustong-gustong mapakinggan ng mga tao. At yun din yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Na sa mga huling araw, gustong-gusto ng mga tao na magkakalumpunan sila sa isang nagsasalita ng salita ng Diyos na gustong-gusto nilang marinig. So makita mo, dahil gusto kong marinig, itong preacher na ito, dito na lang ako sa kanya. Nakuha nyo? So, kaya nakikita na tayo ng mga ngayon, mayroon ng mga grupo-grupo kasi mas gusto ko itong preacher na ito, mas magaling siyang magturo kaysa ganitong preacher. Dati-dati sa mga simbahan, mayroon katawag yan. Nung may mga face-to-face pa, may katawag yan sa simbahan. Sino po magpipreach sa Sunday? Yan. Si ganito po sa umaga. Ay sa hapon, sino po? Si ganito, ay sa hapon na lang ako. Kita nyo? Namimili na mga tao kung anong gusto nilang pakinggan. Yung magkumikiliti sa kanilang mga tenga. Hindi ganun dapat ang Word of God. Ang Word of God, masakit man, umihiwa man ng puso, ay kailangang i-broadcast. Hindi lang yung pampakiliti ng tenga. Mga tlo, Deuteronomy chapter 13, 1-8. Dito, ito yung ginamit kong passage kanina eh. Merong isang prophet or dreamer na sasabihin sa mga tao, Come, let us go after other gods and let us worship them. Okay? Yan, maliwanag.
na yung taong yan ay nagtuturo ng apostasy. Kapag ang teaching, kapag ang prophecy ay apostate o nagdudraw sa'yo mula sa tunay na Diyos at dadalhin ka doon sa mga Diyos-Diyosan, okay? Hindi yan galing sa Diyos yung naririnig mo. Hindi yan galing sa Diyos. Isa sa test kung ang prophecy ay talagang galing sa Diyos, yung kanina, Christ-centered. It must draw us closer to Christ or to God or to the Holy Spirit, to the Godhead. It must draw us closer sa kanila. Hindi yung ilalayo tayo, dadalit. Lalo na yung mga nagsasabi, ito yung may mayroong ganito conflict eh. Sasabihin na yung isang pastor, maganda example ito. Yung isang pastor, yung first Sunday, sabi niya, kasi itong pastor na ito, part-timer. Magpa-part-time siya. Ang kanyang ministry ay nagpipreach lang siya pang Sunday. So, Monday hanggang Saturday ay may trabaho siya full-time. Hindi lang siya nagme-minister. Kaya nung Sunday na yon, sabi niya sa kanyang kongregasyon, nangusap sa akin ang Panginoon. At sinabi niya sa akin na kailangan daw ay mag full-time na ako. Tuwan-tuwa naman yung kongregasyon kasi need na nila ang full-time ministry ng kanilang pastor. Pag nagka-problema sila during the week, wala silang matatakbuhan. Wala mga leaders. Kasi nga, ang pastor nila ay part-time. Wala, hindi nakapag-train ng leaders, hindi nakapag-disciple. Tutuwan-tuwa ang kongregasyon. The next Sunday, ganito na nga. Kinausap ako ng pamunuan ng simbahan. Huwag daw muna akong mag-full-time. Alam mo, naging resulta doon, nahati ang kongregasyon dahil doon. Ay, maraming mga leaders na disappointed eh. Pero mo sasabihin, mag-full-time na ako, pagkatapos, sabi ng Diyos, mag-full-time na ako, pagkatapos, next Sunday, sabi ng pamunuan, huwag muna ako mag-full-time. Hindi ng struggle ng simbahan na yun, no? Hanggang sa nagkahati-hati ang simbahan. Okay? Kasi nga, kumbaga sa ano, tumalikod siya doon sa salita ng Diyos. Binasabi niyang salita ng Diyos. Next, Jeremiah 23, verse 25 to 34. Ito naman ay isang blatant lie. Yung sinasabi noong prophecy. It's a lie. Sinungalingan talaga. Yan ay huwag mong paniwalaan. Okay? Pag tinignan mo sa ano, in comparison, pag in-relate mo, kinumpir mo sa Word of God, yung sinabi niya, talagang kasinungalingan. Mahirap ng paniwalaan yun pag ganun. Panglima, 2 Peter chapter 3, 3 to 4. Okay? Yung scoffers, yung, ano nga ba ang scoffing sa, ano, sa Tagalog? Yung sinabi ni San Pedro na in the last days, scoffers, there will be scoffers in the last days. Okay? People will scoff. They will question the fulfillment of the prophecy. Questionable ang fulfillment ng prophecy. Okay? Sa mangyari tuloy, magkakaroon ng prophet versus prophet at magkakaresulta ng division in the body of Christ. Ayun yung I presented to you, limang evidences
na pwede natin gamitin to prove whether the prophet ay false or the prophecy is not from God. Okay? Kinama natin scopers yung... Scopers tayo panglima? Panglima scopers? Scopers. Scopers. Okay. Roma number 5. Lampas na ba ako ng ano? Lampas na ba? Nag-isang oras na ba ako? Ha? Nag-isang oras na ako? Ha? Meron na rin po tayo. Simula tayo 7:30, no? 7:30, oh, lampas na ako. O sige, pasada. Game pa rin ba kayo? Game pa ba kayo? Okay naman po. O sige. Sa fulfillment of prophecy, bigay ko na lang sa inyo yung passages. Bigyan ko rin kayo ng 5 passages. Tapos kunting ano na lang, kunting explanation na lang. Ezekiel, nauna, Ezekiel chapter 12, verse 25-28. Okay. Iba't ibang klase kasi ng degree ng fulfillment ng prophecy. Okay? Kagaya nitong sa Ezekiel chapter 12, 25-28, itong fulfillment dito ay unconditional. Unconditional ang fulfillment dito. Dito naman sa kasunod, Jonah chapter 3, 1-10, tapos kasama ng Daniel 9, verse 24-27, sabihin nyo lang kung masyado ako mabilis na, Jonah 3, 1-10, Daniel 9, 24-27, tapos Matthew 17, verse 13. Dito, ang fulfillment ng prophecy, sometimes, tinagay ko yung word na sometimes. Sometimes, siya ay conditional. Sometimes, siya ay dated. Mayroong date na ibibigay. Sometimes, hindi literal. Okay? So, tatlong klaseng fulfillment dito. It could be conditional, it could be dated, or it could be non-literal. Maring symbolic or maaring figurative ang pagka-fulfill, hindi literal. Kagaya nung kay Adan, di ba? Ano sabi nung Genesis? The moment you eat of the fruit of this tree, you will surely die. You will surely die. Pero nung kumain naman si Adan, hindi siya matay. Agad. Kasi dated yung prophecy. At saka non-literal yung prophecy. Pangatlo, Acts chapter 13, 27-29. Okay? Pwedeng nang yung prophecy ay hindi ma-recognize noong subject. Kasi dito sa Acts 13, hindi na-recognize ng mga Hudyo si Kristo bilang fulfillment ng prophecy. So, napu-fulfill na yung prophecy, hindi pa na-recognize ng mga tao na dapat makarinig noon. Sunod, Luke 24, 25-44. Ito yung, para siya, kaakibat ng kanyang fulfillment, nangangailangan na siya ay i-interpret. Needs interpretation. Panghuli, Matthew 1, 22-23, Matthew 2, 14-23. Ito, ang fulfillment ng mga prophecy dito ay talagang binanggit na. Sinabing, na-fulfill, this fulfills the prophecy. Doon sa Matthew 1, yung ang prophecy dyan ay yung Emmanuel. Yung Matthew 2, ang prophecy dyan ay yung Egypt. Sinasabi doon,
na-fulfill ang prophecy that na, that I will call my son out of Egypt. Okay? So, huwag tayong maghanap ng isang klaseng fulfillment lang, ibig sabihin, kasi maraming klase pala ang fulfillment. Pwede siyang ma-fulfill conditionally, unconditionally, pwede siyang ma-fulfill sometime in the future kasi dated pala siya, or maaari namang hindi literal ang fulfillment niya. Okay? Conclusion. What is our obligation pagdating sa prophecy? Ano obligation natin when it comes to prophecy? Okay? Number one, our obligation is to examine all prophecies. Huwag basta-basta tumanggap. I-examine mo muna mabuti. Kung kailangan mag-consult ka ng ibang mga tao, mayroon ka ng idea dito sa prophecy, mag-consult ka ng ibang tao para lalong baliwanagan. Examine, evaluate the prophet's life and ministry. Okay? Yung life and ministry ng prophet, tingnan mo. Malaki din ang bearing niyan sa kanyang pinaprophesy. Magaya din yan sa ibang spiritual gift. Yung gift of healing, halimbawa, madalas ang ginagamit sa gift of healing ay ang mga taong dumanas ng matinding sakit tapos pinagaling ni Lord. Kaya, this yung mga taong ito binigyan ni Lord ng mga malawakang healing ministries. Okay? Pangatlo, discern the truth. At pag-discern ng truth, kailangan tingnan natin mabuti ang reflection noong prophecy doon sa salita ng Diyos. The word of God should always be our batayan, our criteria in evaluating, in examining the prophecy. Now, kung ikaw, tingin mo gifted ka sa prophecy, okay? Mahalaga na gamitin mo yan. Huwag kang mahiya. I-express mo yan. Ipahayag mo yan. Maring sa umpisa, parang atubili ka at maring natatakot ka o nag-aalala ka na baka magkamali ako. If you are really called to be a prophet or if you are being given the gift of prophecy, bahala na ang Diyos. Basta ang mahalaga, sumunod ka. If you have the gift of prophecy, if you are a prophet, you have to listen carefully to the words of God through the Holy Spirit. Listen carefully. Makinig ka. So, I hope tonight nagkaroon tayo ng clarification on the word prophecy, on the gift of prophecy. Sana maliwanag tayo sa bagay na itong ngayon. At least mayroon tayong kunting kaliwanagan. Can I ask Sister Gemma na ipanalangin tayong lahat? Can I ask, pray? Lord, we thank you, O God, sa word na itinuro mo sa aming gabi. Thank you, Lord, sa lingkod patuloy mong ginagamit para kami ay patuloy na turuan ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. At Lord, yung mga salita na patunan namin ay tunay na ikip namin ito sa heart at ipamuhay po namin ito araw-araw kami na. And we pray, Lord, lalo na sa panmunan na yun, kailangan talaga namin noon ang clear revelation from you, O God, lalo na sa mga bagay na darating sa inyaharap. Kaya hiniling namin, Lord, na bigyan mo kami ng strong discernment
Pagiging sensitive sa pagkilos ng iyong banal na espiritu. At every time, Lord, na makakarinig kami ng mga prophecy noon ay bigyan niyo rin po kami ng discernment. Ito talaga ay mula sa inyo or hindi, Panginoon, upang hindi kami ma-deceive. Lord, we pray na kung kami man ay nakakarinig ng mga prophecy, Lord, we pray na ito ay mula lang talaga sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, O God, na kung meron man po sa amin dito sa CDCM, tinawag mo upang maging propeta, patuloy mo i-reveal ito po ng maliwanag kung sino man yung tinawag mo at ma-practice niya, O God, and we pray na ma-develop ang kanyang intimacy sa iyong Panginoon. Lord, thank you, O God, dahil alam namin, Lord, lalo na sa darating na panahon na ito, ay kailangan talaga namin ang kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu upang ma-preserve kami, Panginoon, na magiging totoo bilang mga mananampalataya, Lord. Kasi, Lord, sinabi mo nga, isa pang sign, even the elect will be deceived. Nawa, isa sa amin, Panginoon, ay walang madideceive, Panginoon. Kaya, ayaan ko, Lord, na kami lahat ay magiging rooted ng iyong word, Panginoon. 100% ay nakadepend po kami parati sa iyong mga salita, O God. Pagkalain niyo po ang buhay ng bawat isa na naririto sa mga oras na ito at habang hinihintay po namin kayo ay patuloy kami magkakaroon ng hunger for your word, O God. Salamat po. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.